Welcome sa Baseco Boardwalk. Dito po tayo ngayon. Hindi mo akalain sa Baseco. So good afternoon, guys. Nandito po tayo ngayon sa Baseco, kung saan pupuntahan po natin yung pong ginagawang boardwalk ni Yorme Esco sa may Baseco Beach. So gusto po niyang meron parang pasyalan po yung pong mga tao po dito, and at the same time mga tagalabas na rin, para unti-unti po eh maging starting point po ng pagbabagong anyo nito pong Baseco. Yan, kung makita nyo po, syempre po marami pa rin po tayong mga kababayan na informal sectors po na nandito. Magulo pa rin po siya, marami pa rin pong lumalabas. Hindi naman dapat nakalabas, pero ganun po talaga eh. Ganun po talaga sa Baseco. Kailangan pong hindi po siya madali. Hindi po siya madaling ayusin, pero unti-unti po eh kailangan nating baguhin yung pong ginagawa, yung pong pagtingin po natin dito sa Baseco, kung paano natin naayusin. Yan, makita nyo po sa right side. Lapit na po nating makita yung pong beach, Baseco Beach. Saan po dito tayo pupunta? Tingnan po natin yung mga kinabit ni Yorme Esco. Mga ilaw galing sa, I think galing sa Espanya yung, kung di ako nagkakamali. So yan, nandito na po tayo. Binungkal nila itong part na to ng lupa nung last Sunday, nung huling Sunday ako nito, hindi pa nakabungkal yan. Ayun po, yun na po, kita nyo from afar. Ay, ang kulit ng mga bata dito. So, ibaba na po tayo. Tingnan po natin yung mga kinabit na yan. So guys, nandito na po tayo sa Baseco Boardwalk, kung saan tuloy-tuloy po yung construction na ginagawa po nila Yorme Esco, tulong po ng DPWH. So nagtutulungan po sila para pagandahin po ito pong area na to. So medyo dulong side po ng Baseco sa Manila Bay. Makikita nyo po dito pong mga lampposts, nakabit na. Ito po yung nandun sa City Hall nung isang araw, galing po ata to ng Espanya. Nilipat na po dito. Lapitan po natin siya. So, ito po yung sahig. Ang ganda po ng itsura ng boardwalk. O, tingnan mo na po natin. So, nung huli po tayong pumunta dito, mga last week, konti pa lang yung nakakabit na mga break sa sahig. Ngayon po, marami-rami na. Ngayon po, tingnan po natin ito pong mga lamp posts. Yan, ang ganda. Ayan po. Kasi po, nagpalit sila ng mga lamps dun sa ibang kalsada sa Maynila. So, kesa naman po itapon ito pong mga na paglumaan, pwede naman pong ayusin. Kung mga pinakinis po, pinaayos po ulit nila Yorme Esco. At ngayon nga po, ito na, nagagamit na dito sa parte na to ng Baseco. So ayan oh. So, ayan, tuloy-tuloy lang po yung construction po dito. Unahin po itong boardwalk na parte po siguro. Tapos eventually papunta po dun sa beach. Kasi po yung beach, nililinis pa po, hinaayos-ayos pa. Tapos dito may banyo. Gusto pong gawin ni Yorme na talagang pasyalan po ito pong Baseco Beach.
Ah, tapos itong upuan, wala tong upuan na to last week na dito tayo. Ayan, may upuan na rin. Sana po alagaan lang po ng mga tao. Ganda po dito, ang lamig ng hangin. So yan, punta po tayo sa beach saglit. So ito po ang itsura ngayon ng Baseco Beach. Malinis, maayos yung po mga basura, nakahiwalay po. Tuloy-tuloy lang po yung paglilinis na ginagawa po nila Yorme Isko, DPS, mga tao po natin sa City Hall. Gusto po natin ay maging maayos po ito para eventually pwede pong magamit after po ng pandemic. Nasarap po ng hangin dito. Hindi mo akalaing nasa Metro Manila ka. Ang ganitong oras sa gitna po ng Linggo. So parte po ito ng ginagawang pagsasaayos po. Para po bigyan ng facelift o gawin baguhin po yung pong tingin ng tao pagdating po sa Baseco. Unti-unti po, syempre kasama diyan yung mga housing para po sa mga kababayan po natin dito. And ito nga po yung park para maging maayos, maging malinis at masanay po na maging malinis po yung lugar. Syempre of course yung peace and order nandiyan din, yung pong police precinct. So talagang pinagtutuunan po ng pansin ito para po maayos po talaga. And nakaka-inspire po kasi ang sarap eh. No, parang hindi mo maiisip na sa Metro Manila ka ng ganitong araw ng Linggo. In the middle of the week. Tapos merong beach na ganito. Of course, yan, meron pa rin konting kalat. Pero ang laki ng pinagbago na po mula nung dati. Of course, massive clean up po ito. Tulungan po national government, local government, pati po yung mga volunteers. Yun, hanggang dun, Baseco Beach. Sarap po talaga. This is one of my favorite spots to go to. Kasi konti pa lang din po yung tao. Siyempre, bawal pa din. Tayo po, of course, we are covering po yung po mga ginagawa po ng lungsod. Kaya po, nandito din po tayo. Pero something to be excited about. Kapag naayos po ito, kapag napaganda po ito, sigurado po napakagandang pasyalan po nito. Sana po, pangalagaan po natin at huwag po nating hayaang dumumi uli. So, balik na po tayo dun sa boardwalk. Sila po ang naglilinis po ngayon dito po sa Baseco Beach. So, kamusta naman po? Na PRCNO. PRCNR. PRCNR. DNR, under DNR po. So kayo po ang nagpapanatili pong malinis po dito. Maghapon po kami rito, sir. Maraming salamat. Kamusta naman po? Okay, yung basura, kumukonti naman o dumadami pa rin po? Araw-araw po. Araw-araw po kailangan pong linisin po talaga. At may dumarating po water lilies. May mga water lilies po ngayon. Sama yung basura. Sige po, maraming salamat po . Thank you po. So yun guys, that concludes our visit. So mabilis na bisita lang tayo dito in the middle of the week. Eh nakita nyo unti-unti po, meron ng mga lamps, pinapaganda itong Baseco Boardwalk. Syempre para sa mga mamayan po yan ng Baseco, para po sa Maynila, para po may bagong pasyalan. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Tuloy-tuloy po yung coverage Pilipinas. God first. Bye-bye guys.